Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angelica. Gusto kong sabihin na isa kong confident person, mabuting tao. Hindi man perpekto pero mayaman sa talento. Nagsimula ang kwento ko way back 1998. This was the time when my life changed forever. Ever means ever. As in ever. Kung papano at kung bakit, malalaman nyo. I met this guy and let's call him Sam. How I wish masusulat ko ang buong pangalan niya. Pero hindi pwede. But hoping one day, I could write his name for a good reason. So how? The story goes this way. Sa klase namin, nakilala ko si Sam. First day of classes. Ang kwento ko ay para bang kwento ng pelikula. Yung teacher ko, ginawa ang seat plan at nagkataong katabi ko si Sam. Sabi pa ng isang friend ko na classmate ko din, si Sam daw ay scholar. Lumipat sa school namin bilang scholar din. Pero hindi ako nagka-interest sa kanya. Kibit-balikat lang. But when she pointed out and showed me this guy whose name Sam, nang sinabi niya ng friend ko, si Sam daw ay andaming sports na alam. Si Sam daw ay matalino. Not only charming, pero hinahabol at hinahabol ng mga kababaihan. At first, I even did not bother to have a look at him. Hindi ko lang pinansin. Ang hindi ko lang din gusto nun dahil awkward ang feeling. Yung teacher ko na pinaupo ako na katabi niya. I was very disappointed. Nagsuplada pa ako. I decided to push his bag down from our row as a mark of parabang revenge. Na hindi ko naman alam ano bang pinaghihigantihan ko. Kung bakit ako nagsusuplada. Wala namang kasalanan yung tao. But slowly, he came to know that I am doing this intentionally. Binabagsakan ko siya. Nagdadabog ako sa harap niya. But he did not say anything to me. He went to the teacher and told her about me. At sinabi niya na kung pwedeng lumipat na lang siya ng upuan. Pero pinatawag ako ng teacher at pinagalitan ako. And told me that you shouldn't be doing this and told him to sit behind me. So sa likod na lang siya para matapos na ang issue. Hindi man kami magkatabi na, mas lalo akong feeling awkward dahil nakatingin, baka nakatingin lang siya behind me. Nakikita niya ang buong kaluluwa ko sa likod ko. And now the real story begins. As he was a brilliant student, he used to answer all the questions na tinatanong ng teacher namin kahit saang subjects. And all the teachers were impressed by this Sam. Kaya nagsiselos siguro ako. Naiinggit, nai-insecure. Doon siguro nang gagaling yung pagdadabog ko. But this made me think that if he can answer in the class, why can't I? So masyado kong nag-study to the max nang dahil sa kanya. I was a very introvert person way back then, but I worked on myself. I worked really hard just to let him down. I used to study all my lessons before the teacher teaches them in the class.
So inuunahan ko na. Siya lang ba ang marunong? And also, I started keeping all the answers of the questions ready beforehand so that I can answer them before he does. Hanggang sa I started becoming more and more active and alert sa klase namin na dati namang hindi ko nagagawa. Pero because of Sam, bigla akong naging sobrang active student. Para bang there was a kind of race between me and Sam. Kung sino bang makapag-answer at mauunang mag-raise ng hands. We both used to answer very promptly. Our teacher was so impressed with Sam at sa akin din. Hanggang sa kaming pareho ni Sam ay ginawang monitor, or I mean mentor. Ginawang mentor sa klase kapag absent ang isang teacher. Hindi lang yan. Kami na din ang nagsusupervise sa klase kapag walang teacher. Ako sa mga girls, siya naman sa mga boys. Nagkaroon ng love story. Now here our love story begins. We both started sharing time with each other. We used to make all class sit quietly. And we both used to talk. The whole class will sit quietly in our terror and would watch both of us chit-chatting. So habang tahimik ang klase, dahil magagalit kami, kaming dalawa naman ang panay chat. And this was a daily routine. He fall for me first, I guess. How I came to know that he fell in love with me? He used to call my name every now and then. Lagi niya akong hinahanap kapag wala ako. Sabi ng mga classmates ko, pagdating ng pagdating sa classroom, ako agad ang hinahanap ni Sam. He used to find any and every alternative chance to talk to me. It went to such an extreme that one fine day, our teacher made both of us stand at pinagalitan, saying that ang dami daw nare-receive na complaints ang teacher namin about us. Tahimik ang klase. Kami naman daw dalawa ang maiingay. Nakakatawa, di ba? And then the most funny part came. This I will not forget my whole life. After pinagalitan kami ng teacher namin, our teacher asked both of us to shift our benches apart. So nilayo kami ng mga upuan. Sabi pa ng teacher namin, keep gap between both of your chairs. So ang layo na niya sa akin. This sentence made a strike in my mind for the first time that yes, parang may something. May nakikita sila na may something between us. There is some smoke and saw the fire right after the period or class was over. Fire between us. At nakikitang may usok yun. Kung ano man yon, siguro ang mga feelings naming nagsisigawan na gusto namin ang isa't isa. Pagkatapos ng klase, lumabas ng teacher namin. Alam mo ang ginawa ni Sam? Dinala niya ang chair niya papunta sa chair ko. Tumabi sa akin. And proved that yes, there was a fire. I know most of you will think or say that, is it a right time to be in love? Pinang isip ko, no. Kasi some people will tag it na immature affair. Napakabata pa namin that time. Some will say bunga lang ng adolescent stage. Hormones change, etc., etc. But believe me, it was not the case. We were truly madly in love with each other.
with all the purest feelings in form. But we never showed our feelings to each other. Maybe we believed in the luck, noe, whatever, chichu, expressions ng klase namin. Pero we did not say anything to each other kahit alam naming sobrang in love kami sa isa't isa. So coming back to my secret story, this all went for the entire year of my fourth year. Now here more funny thing happened. Mas nakakatawa lang. This time, our new class teacher, hindi na kami pinagtabi, hindi na niya pinaupo sa likod si Sam, nor side by side. In fact, not at all nearby. Sobrang layo niya. At sobrang hindi ko makita siya. Halos natatakpan na siya ng mga classmates namin. There were four rows in each class, and one row consists of about 8 to 9 chairs, one behind another, something like this, something like that. I was quite disappointed, and I guess so was he. But he proved that he was not only brilliant in the studies, but is truly a smart one in other matters too. There was one rule the teacher had made was that every week, like on every Monday, kailangan naming mag-shift ng one row behind para lahat magkakaroon ng chance to sit on the first bench or first row, and everyone gets a chance to sit on the last bench or last row then. And now what he did was, after a few days of our class, one teacher forgot that who is sitting where. He slowly managed to make friendship with a guy who was sitting in my row. Kinaibigan ba naman para makalapit sa akin? So nagpalit sila. Ang dami niyang diskarte. Makalapit lang sa akin. I don't know how he managed, but everything happened as per his planning. And we all kept on moving one bench behind every new week. Pero andun pa rin siya sa row ko. Malapit sa akin. To make the story short, we really had a great time. You know when someone so near and dear to you is with you, and without confessing your love to each other, only giving clues na talagang gusto namin ng isa't isa, kahit hindi pa nagko-confess ang bawat isa sa amin. You know, teenage life, pareho yata kaming manhid, ay hindi manhid, torpe. One Monday morning, when with a sad mood, I entered in the class. And the first thing I saw was yung bag ni Sam na dati-rati ay binabagsak ko sa harap niya. Naalala ko pa nga, nabasag pa yung bottle niya ng tubig dahil sa pagbagsak ko. Kahit na bad mood ako noon, pagpasok ko, I was like, my heart was filled with joy. I felt so special. And I said to myself, yes. Yes. He loves me. Kasi one time kasi nakapag-chat kami. Nakapag ang bag daw niya, ipapatong niya sa chair ko. May gusto siya sa akin. At nung nakita ko yon na nasa chair ko, napa-OMG ako. Gusto kong sumigaw sa kilig. And yes, and yes, and yes. Hindi na madrawing ang ngiti ko. He loves me. Although he was not there in the class, nakita ko si Sam and his friends. Pumunta ako sa chair niya at nilagay ko din ang bag ko doon. Ibig sabihin, yung bag ko ay ang sagot ko. Ang sagot kong yes. Yung hindi namin masabi-sabi sa bawat isa in person,
Yung mga bags namin nag-communicate. Ang bags namin, ang outlets namin, para sabihin namin na we love each other. But you know what? Sabi ko, he was a brilliant boy of the class. So again, he was the class mentor namin. Habang nagtuturo siya, in behalf ng teacher ko, na absent, hini-head to foot ko siya. Tinitingnan, napapangiti ako, lalo na't nakikita ko ang cute dimples niya. And without saying anything to me, yung mga mata niya nakatingin sa akin, sagad hanggang buto. At kinikilig ako. And I also used to pass on a smile in return. Tipid ng ngiti ko, no? Pigil ang feelings. Parang maiihi ka na sa kilig. And this fun, loving stuff continued for quite a long time. But this charm lasted for quite a while. Hanggang sa isang araw, nasira ang lahat. Nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang lahat. Kasabay ng kilig. Kasabay ng love. And I'm here to tell you that as well. Pero sa next chapter na. Jean, hanggang dito na lang muna ang chapter 1 ng story ko. Always ang inyong kamax, Angelica. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.